Rafi? Bagamat komplikado, Jessica, ang isyong ito at maraming factors kung bakit nasasangkot sa karahasan ng mga kabataan, ayon sa mga eksperto, meron pa rin pagkakapare-pareho kahit paano ang dahilan. At ito ay may kinalaman sa problema sa pamilya. Mula sa mga batang hamog na nagbubukas kotse sa gitna ng EDSA at nambabato ng sasakyan sa underpass, 12 taong gulang na nagpapanggap na pulis at nangongotong pa sa Pasay, hanggang sa teenager na nanunog at nagtangkang pumatay sa kalabang gang sa Parañaque. Tila bumibigat ang mga krimen kinasasangkot ang kaso ng mga kabataan ngayon. Ayon sa isang social worker sa Molabi Youth Home sa Quezon City kung saan dinadala ang mga tinaguriang children in conflict with the law, may isang lumulutang na dahilan kung bakit ito nangyayari. Makikita mo yung mga unresolved feelings sila sa magulang, sa mga guardians nila. Parang kinimkim nila kung ano man yung hinanakit nila for the longest time. Tapos may nag-trigger sa kanila na isang incident. Doon na sila naging violent. Malaking bagay din umano ang impluwensya ng peers o barkada. May isang maling paniniwala rin umano na nagpapatapang sa mga kabataan na dahil sila ay bata, hindi sila pwedeng kasuhan kapag may ginawang kasalanan. Kung ikaw ay 15 to 17, pwede kang kasuhan according do sa batas. Susundin lang natin yung provision ng 9344. So pwede kang mag-diversion kung light offenses, pero yung mga heinous cases, mag-ongoing trial din sila. Ang kaibahan lang kapag convicted, hindi sa regular na kulungan dadalhin, kundi sa rehabilitation center. Ayon naman sa isang psychologist, malaking bagay ang pagubago sa lifestyle ng mga Pinoy sa problemang kinakaharap ngayon. Ang kawalan ng oras ng mga magulang at ang impluwensya ng social media. Hindi siya tulad ng dating panahon na kinalakihan natin na pag umuwi tayo sa bahay, sama-sama tayong kumakain, sama-sama tayong magkwentuhan at sabay na tayong matulog. Pero ngayon kasi dahil sa social media, kanya-kanyang oras ng matulog, kanya-kanyang oras ng kumain. Payo pa niya, huwag bibitaw sa pagtutok sa mga anak. Huwag natin gawin yung convenient, conditional, at selective parenting. Ibalik natin yung mindful parenting na hindi porket pagod ka, hindi porket umaga ngayon, hindi porket linggo ngayon, saka mo lang tututukan ng bata. Dagdag pa, Jessica, ng mga nakausap nating mga eksperto, hindi raw matatawaran talaga yung kinalaman ng mga magulang o yung role ng mga magulang o yung mga guardians sa pag-aalaga ng mga batang ito. Dapat din daw na makita yung mga red flags, ika nga, na ipinapakita nito mga bata para hindi na lumala yung kanilang sitwasyon. Jessica? Nakakabahala, Rafi, na nitong mga nakalipas na araw, parang sunod-sunod yung mga kaso na ang sangkot ay mga bata, kung hindi suspect, biktima, at puro may kinalaman sa karahasan. Yun na, Jessica, malaking kinalaman din daw dito yung social media. Kung dati sa kapanahon ng mga last generation, ang problema yung television o yung panonood ng mga bata sa television, ngayon daw ay meron ng social media at yung access nila sa internet. Napakalawak at napakaraming pwedeng mapanood ng mga kabataan sa internet. At yan ay may direct correlation sa mga nakikita natin ngayong karahasang kinasasakutan ng mga bata. Ayon sa ating nakausap sa Quezon City, may isang kaso nga doon na napanood lamang niya sa internet at ginawa niya in real life sa kanyang mga kalaro. At dahil doon ay nagkaroon siya ng kaso. So yan daw yung indirecting epekto ng hindi pagsusupervise doon sa mga bata pagdating sa social media, Jessica. Hindi kaya pwedeng suyurin ng DSWD o ng mga otoridad lahat ng mga lansangan, lalo na yung nangyari sa Pasay, madaling araw eh. Anong ginagawa ng mga bata sa lansangan ng madaling araw, di ba? Hindi kaya pwedeng suyurin na lang ang lahat ng mga kalsada at yung mga bata, mga menor de edad na nandoon, ipasok sa mga shelter para magabayan ng tama ang kanilang paglaki. Mahirap kayang gawin yon? Well, yun yung nakikita natin sa Maynila, Jessica. Meron silang maya't maya ay pagsuyod hindi lang para sa mga kabataan, pero kahit na sino na mga natutulog lamang sa lansangan, ginagawa nila yan. Pero of course, limited din daw yung kanilang budget. At pagdating naman sa shelter, limitado rin yung espasyo. So dyan sila nagkakaproblema. At dahil pera yung kailangan dyan at budget ang kailangan, talagang mahirap para sa local government. Pagdating naman sa national government, limitado rin, Jessica, yung mga national institutions na tutulong dito sa mga batang ito. So talagang napakalawak ng problema ito. Pero ayon sa mga ekspertong ating nakausap, talagang sa pamilya pa rin ito nagsisimula. Kung talagang nasupervise lamang ng mga guardians o mga magulang, lolo man o lola yan, ay talagang hindi naman talaga masasangkot sa matitinding mga kaso itong mga batang ito, magkaroon man ng malilit na problema, hindi ito lalala sa kinasangkutan tulad ng isang 19 years old na sinunog yung kanyang kaaway at talagang tangkaing patayin na, Jessica. Kaya lang recurring na rason
pag yung maraming kaso, ang naririnig kong dahilan, hindi na makontrol ng kanilang mga pamilya itong mga batang ito. Lumalabas daw, kusang loob na lumalabas, hindi nila makontrol. Pagka ganun, I think kailangan na ng puwersa, di ba? The government should step in, o kung sino man, NGO, para i-house o i-shelter itong mga bata sa mga rehab facility. Actually, yan Jessica, yung naging problema dito sa Quezon City nung ating sila nakausap. Meron daw mga magulang na nagdadala ng kanilang mga anak doon dahil hindi nila kayang kontrolin ang mga ito. Paulit-ulit na ginagawa yung karahasang kanilang ginagawa. Pero ang pinapayo sa kanila ng mga social workers doon, i-resolvehin muna yung issue sa level ng pamilya. At kung hindi talaga kaya, ina-accept naman daw nila yung mga batang ito. Kaya lang, Jessica, may notion daw kasi yung mga magulang na hindi na nila kaya. Pero in truth, meron pa naman daw silang magagawa. So, ang unang-una dapat daw gawin ng mga magulang talaga ay makita yung mga red flags at talagang pansinin ito. At maging observant talaga sa kanilang mga anak dahil in time ay talagang nagiging, kumbaga, yun, nabanggit mo nga kanina, Jessica, recurring ang mga ito. Talagang dahil dyan ay hindi nasasawata ng mga maliliit pa lamang yung kanilang mga ginagawang violation. So, habang tumatanda ang mga ito at nagiging malakas na rin yung pressure sa kanilang mga barkada, sa kanilang mga peers, nagiging mas bold na rin daw sila sa kanilang mga ginagawang mga krimen, Jessica. Kasi both ways, masama ang epekto nito, Rafi, dun sa bata, di ba? Masama epekto nun kasi habang buhay na ganyan yan, sa society rin, nagiging threat itong mga batang ito dahil kung natuto ng kriminalidad, namuhay ng karahasan ang alam nila, later on, nakikita na natin kahit sa murang edad nila, nakakagawa na sila ng masama na ipapahamak na nila, hindi lang ang kanilang mga sarili, pati ang kanilang kapwa. Yun na nga, Jessica, at bagamat wala pa pag-aaral dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos, meron talaga mga pag-aaral na nagsasabi yung mga child offenders, ito yung mga nagiging mga either serial killers o mga gumagawa na talaga ng malalaking krimen kapag sila'y lumaki na. At ang mas nakababahala pa raw dito ayon sa mga pag-aaral ay hindi lamang yung henerasyon ng mga ito yung gagawa noon, kundi pag nagkaanak ang mga ito at nalaman yung aktividad ng kanilang mga magulang, may likelihood na gagayahin nila ito. So, generational na yung magiging problema rin. So talagang napakalaking problema na dapat resolbahin dahil ito yung nagiging simula ng mga krimen at sila, kumbaga, yung nagpe-perpetuate ng krimen na nagiging problema rin malaki ng pamahalaan, Jessica. O problemahin din yan ng lipunan sa hinaharap. So dapat solusyonan na ngayon pa lang. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.